yung our job. Yes. Ito para pantayan din yung perimeter na to. Ayun namin, anything happened to our president elect. Agree, agree, kuya, agree. May mga sample kayo, picturean nyo, alaw. Pero huwag na kayo may pagsiksikan kasi limited lang to. Tama. Limited lang. Napakasimple ng instruction ko. Hindi nila makalo. Sir, di ba po tayo? Mga sarap na. Itagok nyo. Hindi pa siya sa surface area. Itagok nyo. Itagok nyo. Dito ka dyan. Dapat itagok nyo. Doon sa safe na area. Itagok nyo. So sir, good morning po. Ayan. Sir, may video po kayo. Sabihin niyo lang po kung anong name niyo at address niyo. Para pag nag-email ako, ilagay yung pangalan niyo at address niyo. Ako lang po yung susulat para sa iyo, para sa board. Ha? I-video po kayo. So ano po name niyo? Nakalakasan mo? Gil Marcelo. Ano po address? 609 Pacheco, Tonto, Manila. Ilan taon na po kayo? 68. Ano po yung concern ninyo? Kaibigan niya po kayo. Kaibigan po kayo ni? BBM. President BBM. Okay. So ano po yung concern ninyo pag kami pag-usap sa kanya? Regarding ba sa health ninyo? Regarding ba sa kalusugan ninyo? Hindi, hindi. May message ako sa kanya at saka bibigay ako ng advice sa kanya. Ah, okay. So hindi pa regarding sa sitwasyon ninyo kung ano pa meron kayo ngayon? Hindi po yung reason nyo, yung kung ano yung sitwasyon nyo ngayon? Hindi, asa gusto nyo lang siyang patiin, mag-message siya sa kanya? Kasi kulang ko sa kanya. Okay, sige po. Dahil po dito, sir, gagawa ako ng letter sa kanya, tapos hindi natin kung mag-reply. Kailangan ko po yung contact number ninyo para just in case, ako na po yung contact sa iyo. Wala kayong cell phone. Si Kuya. Sa akin na, cell phone namin 0945-648-6960. Ano po name niyo, Kuya? Chris Prado. Chris Prado. Ano po kayo ni Sir Hill? So sir, pwede po ba matanong sila? Pwede po matanong? Sir, personal po ba ninyong kakilala si BBM? Yes. Magkaibigan po kayo? Yes. So sir, nandito po kayo sa araw na ito para po ay magbigay sa kanya. Mag-message sa kanya. Ayan, opo. Oh, yes, yes. Dahil magkaibigan kayo. Sir, pwede po kayo magsalita dito at sa YouTube po ito, may live po tayo at may vlog tayo. Pwede po kayo magsalita at para po makarating sa kanya kung ano man yung message niyo sa kanya. Good morning, Bongit. Si Hill ito, yung isa sa survivor sa plane crash. Gusto ko lang mag-call sa iyo para makapagbigay lang ng message. Sige po sir, sige po sir. Tuloy lang po. Kung ano yung message ninyo sa kanya? Hindi, siyempre, ano yung confidential. Okay. So sir, kayo po ay nasama sa ano, plane crash? Plane crash survivor. Aha. Plane crash survivor. Hindi pa lang kami nakaligtas sa kaibigan niya. 16 ang patay. Ganun po ba? So mabuti na lang po sir at kahit na ganyan kayo ay buhay pa rin kayo po, ano? Hindi, at least nakaka-survive ako ron. Dito hindi ako nakasurvive sa diabetes. So ibig sabihin, ito ay sa diabetes na lang.
akala ko sa plane crash din nangyari ito, yung pala sa diabetes. Ah, wow, grabe sir, ang nangyari sa inyo, ano? Naligtas kayo sa plane crash, pagdating sa diabetes, ay ganyan ang nangyari sa inyo. Ayan, o po. Ay, ganun po ba? Ayan. Ah, ayan. So, bali sir, yun lang po ang message ninyo sa ating bagong presidente. Ano niya po na po takin na lang para mabigyan mo lang siyang makausap kahit 3 minutes, 5 minutes lang. Ah, kung may time siya sir eh, no? So, sigurado sir, ito ay mapapanood naman niya eh, kasi po kami, matagal na po kaming nagba-vlog para kay Pangulo. Ano? Dami niyang vlogger eh. Lakit mo yung in-appoint niyang ano? Opo. Opo, ayong Opo, ayong kanyang secretary, no? Ayan, so secretary niya. Oo, pero ganun pa man po ay kahit kami ay isang hamak na vlogger lamang, eh kami po ay puro katotohanan lamang, no? Ang aming mga hinahatid. Yes, totoo po yan. At naririnig naman po ng taong bayan na kapag po siya ay tinitira ng mga media, ng mainstream media, ay kami po ay nakasuporta. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, ito totoo yan. Opo. Kasi sira ang administrasyon niya. Pagka siya, hindi niya pinutol yung kultura at kalakaran ng mga nag-i-endorse at nagre-recommenda sa kanya ng possible position. Yun, tama po yun, sir, ano? Oo. Lalo na yung pag-a-appoint, may ihingi na pabor sa kanya, i-appoint sa BIR, sa PAGCOR, sa Bureau of Postal. Oo, kasi ako, ang ano ko lang, at ano ko lang sa kanya, huwag niya nang ano yun yan, keso may utang na loob niya dyan, okay. Ako, kuya, sasabihin ko sa inyo, matanda na ako dyan, pero kabisado ko lahat yan, nangyayari sa Bureau of Postal. Opo, opo, opo. Kabisado ko yan. Tsaka matagal na po yan sir eh, no? Oo, oh, 39 years ako dyan eh. Ah, kaya ganun po ba? Ako, nag-early retirement ako. Ah, opo. Ah, so sir, ano ba ang maibibigay ninyong mensahe para sa ating bagong Pangulo patungkol po sa mga ganyang bagay? Dapat hindi na siya mag-appoint ng tagalabas. Ah. Ang i-appoint niya, yung mga tagaloob na matitino. Oo. Na hindi na kailangan ng, hindi na kailangan magdadala pa ng mga alalay dyan. Pag nag-appoint siya ng bago dyan, may bit-bit yan kung mga 10 tao lang. Oo. So, yung corruption, nalala. Ako, totoo ka magsalita, kuya. Opo, alam opo. Ko kasi yan eh. Yes, sir. Andito lahat yan, oh. Aha, aha. Iniiwas ko na mangyari yung ganun. Kasi yung mga nakapaipot sa kanya na yan, na kumulong sa kanya, na hihingi ng pabot, takunang baka, gagawing milking cow yung mga ano dyan, mga opisina. Ayun, tama po yan. Oho. Kasi ko na yan, dito. At sa palagay ko naman po, sir, pagdating sa bagay na yan, ay maingat po ang ating CBBM. Kaya may message ako sa kanya na sana huwag na siyang mag-appoint ng tigalabas. Ayun. Na i-dicta, na i-endorse unang-una ni GMA. Oho, oho. Ayan. Ako susunod, kapatiran. Oho. Sabi ko sa kuya yung mga diwanag dyan talaga ano. Yan, GMA, kapatiran, Cabiching, Albano, Tulpo Prader. Yan ang mga huwingi ng papunta sa Postom, sa Biaya. Ayan, totoo po yan. Ginagawa na po yung milking cow. Oo, oo. Postom. Ayun. Ayun. Kuya, sinasabi ko po yung kahit makarating sa kanila yan. Kahit kanino sa kanila yan. Oo, at sigurado po yan sir at mapapanood po nila ito. Yan, so sir, maraming salamat po sa inyo at sana po ay kayo po ay gumaling pa rin dyan na kahit na kayo po ay ganyan ha. Ito naman eh, alagaan mo lang yan eh, pabayaan eh. Yes, opo sir. Nag-terapy ako dalawang beses sa linggo. Ayun, ayun, opo, opo. Galing ko lang sa terapy ngayon eh. Ayun. So ayan mga kababayan, ito po si sir, ano? At kaibigan siya ng ating bagong Pangulo na nandito siya para makapagbigay lang ng kaunting mensahe para po dito sa ating bagong luklok na Pangulong si Bongbong Ferdinand Marcos Jr.
Ayan, so thank you, sir. Ano ba yan? Pagkakilala mo yan. Pagkakilala ka, kilala mo yan. Bigaw ka. Bungit! Hilingon yan. Hahanapin niya kung sino. Ah, Bungit. Bungit ang pangalan sa amin yan. Ah, Bungit. Bungit. Ah, Bungit, Bungit. O, hindi na ang tinatawag na PBM yan. Ah, Bungit yan, ha? Grabe si sir. Yan ang pangalan yan. Ah, Bungit. Ah, Bungit as in Bung ID. Ano? Bungit. Oo, Bungit. Ayun, grabe. So, sir, maraming salamat. 77 pa lang nakatanawa ka kanila. Katama ko na. Katama na nila. Katama na ako. Ayan, okay. Ayan ang 78. Mama ko. Birthday ng tatlo. Marcos. Birthday ni Pichete. Birthday ni Bungit. Birthday ni Irene. Ayan. At yan, September eh. Ah, so, sa madali. Punta kami na Ilocos. Aha. So, sa madali sabi, sir, ay kayo po yung family friend na talaga nila. Hindi naman lang nila kakilala. Sabi natin makilala lang. Oh, yan. Kaya lang at siya pangyayari na yun. Ayun. Okay. Kaya, sir? Uy, wala na tayong pabili dito. Ano ba yung pabili kung lalabas siya dito? Sir, thank you, sir. Oo. Pipicturean ko lang si sir at gagawin kong thumbnail, ano? Ah, sige. Excuse me. Ayan. Sir, maraming salamat po. Thank you.